malalaking tao o na like magsaysay, di pinasulat sa akin yun, sinubukan ako, pumasa ako. Hanggang sa ako na komisyon na sulatin ang talambuhay ni Ramon Magsaysay, pinamagatang Ramon Idolo ng Bayan. Saan ko dadalhin? Natural lang sa radyo na naman, ipoproduce ko sa radyo. Kaya ako umakyat ng Baguio City para iproduce yung naturang idolo ng bayan na yan ni Magsaysay doon sa DCWH. Doon lang nagsimula ang buhay ko sa radyo. Yung, well, hindi pa ako anchor noon, writer, director lang. At partaker din ng drama. At so, pagkatapos natuklasan tayo na pwede pala ako mag-anchor. And doon na simula ng yung anchorage ko naman sa radyo. Saan po yung pinanghugutan niyo ng mga humor niyo, yung kakaigo pong estilo ninyo? Paano niyo po ito na-discover? Siguro naman ako sa tatay ko yan eh. Bawat pitik ng kapag ka meron kang kasama mo ang tatay ko nung pat nagkukwento siya, bawat linya mo, meron siyang humor agad eh. Yun ang namana ko ba? Nasa dugo siguro na bawat linya na-encounter ko yan eh, nakakagawa ka agad ako ng humor noon. Dahil siguro sa parang born writer tayo. Kaya mabilis. Mabilis sa... Ewan ko lang kung bakit nakakadrama naman ako ng mahibi. Nakakagawa ko ng heavy dramas na pwede kang paiyakin. Nakakagawa ako ng mga iba pang action dramas noon. Eh, kung bakit na natili sa akin yung pagiging bubuk sa buhay. Eh, yung pagiging bubuk ko minsan eh, parang mas masaya ako dyan sa buhay na ganyan eh. Kaysa yung nakasimangot ako, nakapormal ako, mas gusto ko yan. Yung relax lang. Kaya sabi nila, kapag may nagtitik sa akin, bakit hindi ka tumatanda sir? Dalawa lang ang sinasagot ko dyan. Dalawa lang ang faktor kung bakit hindi tumatanda ang tao. Yung bang hindi ka nai-stress. Nilalaman mo lagi yung stress mo through smile. Palangiti ka, laughter. Ganun lang, casual lang. Ano po yung nagpapasaya sa inyo bilang isang broadcaster? I enjoy the job. Mahal ko ang trabaho ko. Kapag ini-enjoy mo ang iyong trabaho, lahat nagagawa mo dyan. Lagi kang masaya. At ang maganda kasi sa pagiging broadcaster, araw-araw bago. May bago kang putahe. Kinakailangan hindi redundant yung putahe mo para maraming makikinig. Kapag ka naging redundant ka na, wala na iiwanan ka ng listener mo. Kinakailangan mag-create ka ng bago. Paano nyo po nagagawa yun? Yung, alam nyo yung kiliti ng yung mga listeners? Yan ang number one na sikreto ko. Kinakailangan na listener din ako. Inilalagay ko ang sarili ko doon sa listener mismo. Ano bang gusto niya? Ano bang kiliti niya? Doon mo sundutin. Nung nakita ko ang kiliti ng tao, yung tagapakinig, doon pala siya masaya. Yun na, tinira kong daan. Hanggang sa ngayon, yun na ginagawa. Ano po yung talagang fulfillment na nakukuha ninyo? Ang aim ko noon eh, hanggang sa reporter lang eh. Pero nalagpasan ko naman. At tong hindi lang sa pagiging reporter, hindi lang pagiging anchor, na-fulfill ko yan kapag ka mayroong mga nagtitik sa akin na sila ay kontento doon sa aking analysis sa mga news, sa presentasyon ko sa programa, sila nasisiyahan at tumahanga. At yes sila sa ating format na ginagawa, fulfilled na ako doon. Pagka ganun ang reaction ng mga tao, masayang-masaya na ako. Parang nakamit ko na lahat ng mga aim ko sa buhay. Ang masakit niya nung mga una, hindi naman lahat tagumpay. May mga kontrabida rin sa buhay. May kontra din. Kagaya niya nung ako'y napunta sa Banat program na kung saan ay komentary ito, pure komentary, maraming mga nasasaktan na totoo naman na nadadaplisan. Eh, maraming counter negative comments na natatanggap natin. Eh, tinanggap ko yan. Hanggang sa, siyempre, gagawa ka ng paraan para may ma'am, yan ay mabalikat mo yan. Nakayanan naman natin. Eh, katunayan nga, hindi ko mabilang ang death rate ko sa buhay mula nung ako nagbabanat eh. Meron pa yung bumaril sa akin dyan sa may malapit ng hayat. Natumba ako dyan sa motorsiklo ko twice. Pero buhay pa rin tayo.
Actually, kung sa tapang na magkomentaryo, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko noon eh, wala akong takot na bumanat. Ang akala nila, nalakayaki kong tao eh. Kaya nga sa ganyang kababanat ko noon eh, tinulungan ako ng PNP noon. Ipalisensya mo yung mga baril mo, magdala ka. Permit to carry pa. Kailangan mo permit to carry. Kaya nagdadala ako noon. Eh, nung humupa na lahat-lahat, iniiwan ko na sa bahay. Bilang isang broadcaster po, ano po yung matuturing yung greatest achievement ninyo? Nung tayo ay naisama doon sa binigyan ng pagkilala ng local government ng Baguio as one of the 5 yata yun, o 7 kami na outstanding citizen ng Baguio. Iyan na ang masasabi kong ultimate na siguro ng ikangay pagkilala doon sa nagampanan ko sa ating society through broadcasting. Kung may mga masasaya din po, meron din po ba kayong masasabing greatest po na failure nyo rin? Siguro hindi failure doon sa trabaho ko. Nang dahil sa trabaho ko, nagkaroon ng failure sa family. Nang dahil sa tutok ako dyan sa ganyang trabaho, kuminsan nalilimutan ko na may pamilya ako eh. Kaya yung unang pamilya ko nawala. Eh, nang dahil dyan sa tutok ako sa trabaho, nawala ang pamilya ko, 10 ng aking anak na nag-iisang babae. Maganda kamot eh, hindi naman kasawin to yun. Kung kaya't nirelax ko na lang. Nirelax ko na lang hanggang sa nakita ng management ng DCWX noon na medyo nai-stress na rin ako. Sabi, binigyan ako ng break na pumunta sa Hawaii para magkaroon ng programa sa isang radio station doon at ipromote na rin yung product nila noon doon sa Hawaii. Kaya napunta ako doon. At the same time, meron naman na tayong mga kapatid doon na dalawa. Doon ako tumira. Nakitira ako sa kanila. Medyo sumaya ang buhay natin. Nabalik tayo dyan hanggang sa sabi ko, balik ako ng Pilipinas. Babalikan ko yung mga programa ko. Yun, nagbalik ako dito mga 82. December 1982, bumalik ako dito sa Pilipinas. Binalikan ko lahat yung programa. Doon din sa DCWX. Para po sa inyo, ano po ang kahulugan ng pagiging broadcaster? Yan ang talagang masasabi natin a true broadcaster ay he is or she is a change agent. Lahat ng changes sa isang society, kapag ka tunay kang broadcaster, kaya mong gampanan. Yung changes ay importante. Hindi naman pakikialam, kundi sulong na legal yung ginagawa mo for the change of a community at makakatulong ka, why not? Tumulong ka. Napakarami naman nyo na pong achievements sa buhay bilang broadcaster. Ano po po ang hinihiling po ng isang Lolo Doro? Sana magkaroon ako ng ikangay kapalit sa trono. Bagamat babae yung anak ko, medyo nakukuha niya. Bugak din ito eh. Magaling ito. Sa streaming lang, ang dami niyang pinayo kong yung community yan, worldwide. Nang ibig sabihin niyan, nandun yung dugo. Katunayan, yung ina niya eh, kasama ko rin yung broadcaster eh. Nung nakuha ko ang kanyang ina, nung nawala yung unang pamilya, siyang sumalo eh. Siyang sumalo. Salit na luha eh, tuwa na nakita ko sa kanya. At tinuraan ko siya sa broadcasting hanggang sa magkatambalan kaming dalawa. Ano po may papayo niyo po sa mga magbabalak maging broadcaster po ngayon at kung paano sila magtatagal sa serbisyong ito? Ang mahirap masagutin yan. Alam mo kung for the meantime lang, kaya kung mapasok ang isang tao dyan sa broadcast industry at parang panakiputas lang na klase ng trabaho, huwag na. Walang pira dito. Magukutong ka sa broadcasting. Liban doon sa mga sikat na. Na kanay dinakmaan lahat ng mga pagsubok at yumaman sila. Sa atin naman at serbisyo publiko at malinis tayo, hindi baling gigibagiba ang bahay. Actually, alam mo ba na sa tinagal-tagal ko sa broadcasting,
ito lang taon na ito na pagpapripera ko ng bahay ko. No? Tagal. Nagigiba na ang bahay ko. Eh, sa walang pira. Oh, nag-iipon kami hanggang sinilakas namin ang loob o kung mangutang sa bangko, na ipatayo ko yung bahay. Ganon na ang isang achievement na hindi ko malilimutan sapagkat galing kami sa mahirap eh. Ako yung isang anak ng magsasaka. Maraming salamat po, Lolo. Maraming salamat. Hi everyone, my name is Mitzi and this is my dad. This is my daughter. Congrats. You go down, you say hi there. Hi there. Hi. How's the camera, yeah? You have a call. Okay, so? So? Oh, Doggo. Doggo, wanna say hi to